What is up, mga Megs? Mega Devs here, your major vlogger. Ngayong araw nito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. So kung matatandaan nyo, mga Megs, no, nakaraan ay gumawa po tayo ng content. Kinumpara po natin yung PCX 160 or itong bago nilabas ni Honda na Honda Click 160. Marami po yung mga nag-comment doon kung ano daw yung pipiliin nila talaga, itong PCX or Honda Click. Dahil yun nga, mga amigo, no, kapag kasi ako yung tinanong nyo, ay nakikita nyo naman na PCX 160 na po talaga yung gamit ko. Pero yun, mga amigo, no, ngayong araw nito ay tutulungan ko kayo kung bakit nga ba PCX 160 ang dapat nyo na kunin at hindi itong Honda Click 160. Anong meron kaya PCX 160 na wala sa Honda Click, at kung anong meron sa Honda Click na wala naman sa PCX 160, para hindi po tayo maging bias. Pero hindi naman to bias, mga amigo, dahil same naman po siya na brand na Honda Click. Tutulungan ko lang kayo para at least may idea kayo kung bakit nga ba PCX 160 ang dapat nyo na kunin. Alright? At syempre, mga amigo, no, hindi na po natin pag-usapan yung specs, dahil pinag-usapan na po natin yan nung nakaraang vlog natin. So yung pag-usapan natin ngayon, mga amigo, no, ipapakita na natin sa PCX 160 yung wala po sa Honda Click 160. Diba? Para at least alam nyo na kung ano yung kukunin nyo. Ngayon, mga amigo, no, sa price pala, update pala, binago na pala ni Honda yung price nila, yung sa kanilang CBS na PCX 160. So ito na po yung price ng PCX 160 na CBS version. Yan. At ito naman po yung sa Honda Click 160 na CBS version. So yung pag-usapan natin ay itong mga CBS, dahil wala pa naman pong ABS na nilabas itong si Honda Click. Alright. So dito tayo magsimula, mga Megs. Titignan muna natin kung ano yung meron sa Honda Click 160 na wala sa PCX 160. So ito, mga amigo, no, doon kasi yung mga Megs sa Honda Click 160 ay meron pa rin po itong gulay board. Diba? Yan po talaga kasi yung trademark ng Honda Click 125 at Honda Click 150. Kaya hindi po talaga nila yan tinanggal, dahil yun po talaga yung nagpalakas ng bintaha ng Honda Click na 125 at 150. Ito naman po, mga Megs, yung sunod, no, yung meron sa Honda Click 160 na wala po sa PCX 160. Ito, mga Megs, yung kanyang park brake or stop, anong palag doon? Nakalimutan ko. Basta nasa screen kung ano pong tawag doon, na kapag pinush natin to, pwede natin to malak para hindi po gumalaw yung motor natin, na when it comes na mag-park mo tayo sa mga patag na kalsada, sa mga kalsada na medyo mataas, na kapag nag-park tayo doon ay hindi po tatakbo yung motor natin. So yun lang, mga amigo, no, yung wala kay PCX 160 yung sa dito niya. Nakalimutan ko lang talaga kung anong tawag doon. Pagdating sa headlights ng dalawang motor, Honda Click 160 at PCX 160, ay same naman po sila, mga amigo, na naka fully LED. Ito po yung headlights ng PCX 160. Pagdating sa taillight, ito naman po yung taillight ng PCX 160. At yan naman po yung taillight ng Honda Click 160. So yun, nagkaiba talaga, mga amigo, no, dahil may trademark talaga si Honda Click na yung kanyang signal light ay kakaiba, na hiwalay talaga siya sa stoplight, hindi sila magkatabi. At yun nga, no, wala pa naman ako may nakita sa YouTube na may mga nagreklamo na nabali yung signal light ng Honda Click 125 or 150 dahil nasagi ng OBR or ng mga bata. Siguro nabali lang talaga siya dahil naaksidente. Yun lang siguro, for sure mababalik talaga yun. Pero para sa akin, mga Megs, no, mas safe pa rin talaga yung signal light ng PCX 160. At dito naman, mga amigo, pagdating sa braking system, mga Megs, so same sila, mga amigo, na naka CBS, naka combi brake na version. So ibig sabihin ng combi brake na kapag nag brake tayo sa rear ng 80% ay may sasama na 20% sa harapan. So yun, mga amigo, no, gusto ko lang pala malaman nyo na yung motor natin ay naka ABS. So wala po tayong motor dito na naka CBS. Ito lang po yung example natin. So sa Honda Click at sa PCX, yung kanilang fan brake ay naka, so ay parehas po sila na naka disc brake. Ito po yung disc brake ng PCX 160. Pagdating naman sa rear brake, ito naman po yung sa PCX 160, so naka disc brake siya.
kumpara mo kasi mga amigo, no, sa Honda Click 160 ay naka mechanical drum brake pa din. So marami yung mga nagko-comment doon na bakit naka drum brake pa din. Dahil yun nga, no, 160cc na, sana ginawa lang nila na dual disc brake yung harapan at likod ng Honda Click 160. Siguro may purpose naman si Honda Click kung bakit ganun pa rin yung nilagay nila, para siguro para hindi mas mabigat yung price, di ba? Hindi mabigat sa bulsa, kaya ginawa pa rin nila na drum brake. Pero siyempre mga mix, no, para sa akin mas maganda pa rin talaga na naka-disc brake yung rear natin, dahil iba po pa rin kasi mga mix yung kapit ng naka-disc brake. At yun mga mix, no, yung brand naman ng caliper natin dito is Nissin. At sa Honda Click, ganun din mga amigo, Nissin. At yun mga amigo, no, pagdating pala sa front suspension ng PCX 160, yung brand pala nito ay Showa. At yun nga, no, yung sa Honda Click kasi ay hindi pa natin yung nakita sa personal, pero sa future, no, once na makita natin yun, ay sasabihin ko sa inyo kung anong brand po ng kanyang suspension. Dahil sa specs kasi ay wala po kasi may nakalagay doon na Showa ba or etc. Pagdating mga amigo sa muffler, so yung kinagandahan sa Honda Click 160 ay parehas po sila ng design ng muffler ng PCX 160. So yung sa atin kasi mga mix, no, stock po ito, kaso naka-ratlock lang talaga siya. Pero sa forma ng muffler ng PCX at Honda Click ay same lang po sila mga mix, napaka-bulky. Kaya sobrang bagay po yun mga amigo sa Honda Click 160. Yan, no, ratlock man. Dito naman mga amigo, no, sa ating PCX 160, yung kanyang coolant ay nandito. Pero yung sa Honda Click 160 kasi mga megs, yung kanyang coolant ay nasa loob na po ng underseat storage. Kaya naman napakadali lang po na magdagdag ng coolant. Buksan mo lang to at yun, dagdag na. Kumpara mo kasi sa PCX 160 na kailangan mong na baklasin to, yan, para malagyan mo ng coolant. So medyo matagal, di ba? Wasting of time. Sa pagdating naman mga amigo sa side pocket ng dalawang motor na ito, dito kasi sa PCX 160 ay isa lang po yung kanyang side pocket at nandito po yon. Yan. Kita nyo naman, kasya yung cellphone natin dito na Samsung. Yan, malalim yan mga amigo. At ganoon din mga amigo sa Honda Click. Pero yung pagkakaalam ko mga mix, no, nakita ko kasi sa mga vlog na mas malalim po yung side pocket ng Honda Click. At syempre, mayroon na rin po yan na 12 volts charger port. Yung sa Honda Click, yung dito na side, may cover din po yan. Pero yung dito niya, nakatabi ng smart key, ay wala pong cover yung kanyang side pocket. At same at yung Honda Click 160 at PCX ay same po sila mga mix na naka smart key, or ito po yung tinatawag natin na washing machine switch. Alright, right. Pagdating mga amigo sa tangke natin, mas malaki po yung capacity ng PCX 160 na nasa 8.1 liter. Kumpara mo kasi sa Honda Click 160 ay nasa 5.5 liter lang po, di ba? Ang layo ng diferensya, nasa 3 litro. Andito mga amigo yung tangke natin, kumpara kasi sa Honda Click ay nandito po mga amigo sa loob. Kaya naman mamaya, ipapakita natin kung gaano kalaki yung underseat storage ng PCX 160 kumpara sa Honda Click. So cover natin yan. Yan. Goods na. Punta naman tayo sa underseat storage ng PCX 160 at ng Honda Click 160. Iyan, makalat. So mga miss, no, ito yung nagustuhan ko sa upuan ng PCX 160 dahil hindi siya kusang babagsak. Yan, o, di ba? So maganda yan, hindi matamaan yung ulo natin na maliit. Pwede rin ganyan or pwede rin na ganito. So yung sa Honda Click ay hindi ko lang alam kung same na ganito mga miss, no. Pero kapag nakakita na tayo ng Honda Click 160 dito sa Bohol, ay for sure mga amigo na i-update ko kayo. Ma-features natin yan dito sa ating YouTube channel. So ito mga mix, yung underseat storage ng PCX 160. So dito mga amigo, no, na-try ko na isang full face helmet ay kasya po dito mga amigo, no.
isang half face helmet ay kasya din, at isang helmet na parang sombrero ay kasya dito. Isang full face helmet dito at isang sombrero na helmet ay kasya dito, mga amigo. So dalawang helmet pwede. Tapos pwede ka maglagay ng tinapay dito na star bread. Tapos wow, ano, sarap star bread ng Bohol. Tapos yan, kainin mo lang habang ikaw ay gutom. Sarap. Masarap to kapag may kape. At yun pala, mga amigo, no, yung gas tank pala ng Honda Click 160 ay nandito po. Yan, same po sa 125 at sa 150 nila na version. Nandito, same sila. Kaya naman yung kanyang underseat storage ay nandito. Maliit po pero malalim. Pero mas maganda pala, mga amigo, no, na ganito yung underseat storage natin, dahil swak na swak dito at kasya yung isang case ng Red Horse. Grabe, lasing tayo nun. Tapos yun, mga amigo, no, sino ba yung mas malaki, mas mataba, at sino yung mas mabigat? Si PCX160, mga Megs, ay meron siyang bigat na 132 kg. Kumpara mo kay Honda Click ay meron lang siyang 116 kg. Kaya naman, mga amigo, no, kung ikaw ay mahilig sa mga top speed rat-ratan, ay pwede sa iyo yung Honda Click 160. Pero kung naghanap ka naman ng komportable na pang long ride at hindi rin maiiwan, ay dito ka rin, mga amigo, kay PCX160. Dahil for sure, no, hindi rin po talaga ito magpapatalo. Malakas po, mga amigo, yung PCX160, at na-try na po natin yan nung sumali tayo dito sa endurance ng Bohol. Kung makikita nyo, mga amigo, yan, naka-hazard light. Ito po yung digital meter panel ng PCX160, at ito naman po yung sa Honda Click 160. So yung sa Honda Click 160 ay same pa rin po sila ng panel gauge ng Honda Click 125 at 150. Wala pa rin pong may pinagbago. Kung naghanap pa ng unique at kakaibang digital meter panel, ay dito ka, mga amigo, kay PCX160. Dahil napakaganda, mga amigo. Kita nyo naman ang lapad. Kitang kita yung kanyang signal lights dito. Siyempre, andito po yung kanyang orasan. So kailangan na natin na magpa-change oil. Antayin lang natin schedule natin. Tapos ito yung kanyang fuel gauge. Yan. Tapos yung kanyang odometer. Ito yung kanyang speedometer. Tapos mayroon siyempre yung Dwight natin ay naka HSTC, or ito po yung tinatawag na Honda Selectable Torque Control. At yan, umiilaw yung EBS natin. Pagdating naman, mga amigo, sa handlebar, so siyempre kita naman yung handlebar ng PCX160 ay naka naked chrome. Para mo kaya Honda Click ay may cover po siya. Pero yun nga, no, may nakikita naman ako sa mga vlog na tinatanggal nila yung cover ng Honda Click para mas maganda. Or di kaya, pwede sila bumili ng mga aftermarket na naked handlebar doon sa Honda Click at doon nila ilagay. Pero yun nga lang, mapapagastos ka talaga. Pagdating, mga amigo, sa ground clearance, dito tayo. Wait lang. Ay medyo mas mataas yung Honda Click 160 kumpara mo kay PCX160 na mas mababa konti. Dahil nga po yung size kasi ng gulong natin, mga amigo, sa front ay 14 inches. At sa rear naman, mga amigo, ay 13 inches po yung size ng kanyang mags. Kaya naman medyo mababa talaga yung ground clearance ng PCX160. Pero pagdating, mga amigo, sa stabilize, sa comforting na pang long ride, banking-banking, ay napakaganda po, mga amigo, ng PCX160. Para sa akin, no, ay mas pipiliin ko pa rin yung PCX160 kumpara sa Honda Click 160. Or kahit na wala pa akong motor na PCX160 at naghanap ako ng bagong motor, ay dito pa rin po ako sa PCX160. Dahil kita nyo man, mga amigo, no, na napaka-elegante ng forma ng PCX160. Walang kaparehas, kakaiba. Kaya naman kapag ako, mga amigo, no, ay dumaan sa kalsada, ay may mga tao talaga na napapalingon. Tapos kapag may mga kasabayan ako ng mga rider, ay nagtatanong talaga sila kung anong brand ito at kung anong pangalan nito at kung ilang cc din to. Dahil yun nga, mga amigo, no, sobrang ganda talaga daw kasi ng motor natin. So yun, mga amigo, no, sana po ay may natutunan po kayo sa vlog natin for the day.
Sana po ay makapili kayo ng motor na bagay sa inyo, PCX160 or Honda Click. Pero para sa akin mga amigo, mas prefer ko na kunin niyo yung PCX160 dahil for sure mga amigo no na hindi kayo magsisisi dahil napakalupet at napakaganda po talaga ng Maxxis scooter nito. Panigurado ako at 100% na hindi talaga kayo magsisi kapag ito yung kinuha nyo. Alright, pero yun nga mga amigo no, yung mas mahalaga pa rin na mag-ingat pa rin tayo sa pagbiyahe ng mga motor natin, either PCX man yan or Honda Click or kahit anong klaseng motor man yan, yung palagi natin naisipin na may pamilya na nag-aantay sa ating sa bahay, kaya naman lagi tayong ride safe, huwag takbong pugi, takbong pamilyado tayo. Alright.